na kayong umaga ang ating mga
Betrayed talaga nila sa mga magkalakaw. Betrayed talaga nila sa mga instructors. Kaya po tayo ng video po ngayon para pauwiin ulit yung sa atin lang. Pauwiin natin yung mga safety ng mga kapigyan natin. Lalo-lalo na sa Pilipinas, madami pong mga BPO, mga empleyado, at gawin po sila madalas nasa kalsada. Pinabalik po sila tayo sa opisina, pero hindi naman nila inayos yung ating mass transport. So, araw-araw na binagawa ng Panginoon, napakatingap ng inaabot ng mga kababayan natin nagtatrabaho sa umaga at sa gabi. Napakapalag niyo po kasi napaganda ng mga po. Kung pwede lang, lahat ng mga Pilipino dahil natin dito para maranas ng maraming kasamang buhay o kaya lang, hindi. O para meron din pong malalaman na natin sa Pilipinas kasi sinasabi mga kapatid natin, sabi nila, we are their little brown brothers. Ay! Pero kung kayo na naman, kaya ang power na po kayo ng mahal. So, may natin dito po tayo ng napakalaking problema. Bukod po sa problema ginawa ng 31 million na natin doon, na pumunta tayo sa Marindayo, meron po tayo natin dito po ng kalitatong pwedeng nangyari sa Pilipinas, which is itong natawag ng Vera. Sa South Asia, or mga Chinese at sa atin. Kaya, siguro, huwag natin patagalin. Ipaanggap natin sa buong mundo, kung gano'n tayo natin sa Pilipinas, na ayaw natin mangyari yun sa mga kapalaya natin sa Pilipinas. Ano po? Huwag po tayo papayag na ang Pilipinas ay pumasok sa isang laban na hindi natin kaya mangyari. Ang buong malamit na tayo sa mga sa mga atin, bumalik na naman sa Pilipinas, sinusunod na nila tayo sa Pilipinas. Kaya, kailangan ko natin ang sama-sama, marami ko nagsasabi dito, pabalik ng pabalik. Hindi nyo na kayo mamilaan sa Pilipinas para magpunta sa ELSA. Ang totoo po, people power na susunod ng India. Sa mga comments sa pamamalat na pinag-usapin. Okay po. Again, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. At ito po ang opportunity at ito po namin maraming salamat po kayo ay mga nakatagat natin sa radyo. At lahat naman natin po huwag po kayo pagkalala hanggang may panapiros meron pong lalaban sa makinan ng Diyos. Ano ba yung pangalan ng Panateros? Kung tama, kung mali, tuloy talaga ang Panateros, hindi na yung tatlo. Kaya, dalawa sa Panateros ng salita, dalawa talaga ng kulang. Kaya na tayo makiling. Ay, bakit tumalang yung Diyos? Pero I think 10 years ago, first time ko muna dito sa Hong Kong. At ang pinakaunang impression ko sa Hong Kong is napakaganda ng mass transport system. Sabi ko, sana, ang mga ewan ko sa inyo, ewan ko sa mga Pilipino na pagkali ko sa Hong Kong, pero ito ko rin. Ang mga kong sinabi sa sarili ko, sana ganito din sa Pilipinas. Ano yan, bakit ang libre na gumawa, ano? Pero kay former President Rodrigo Duterte ko lang nalang pagkakaroon na kinoon namin. Yung gumagaman lang yung ating mass transfer dahil sa kanya ng $3 billion. Mas gumagaman yung kampanya. Ano?
Ang sabi na kami ng Venezuela. Hindi pa ko si Pedro. Ang susunod na ang magsasalita ang mga kababayan. Ang isa din sa ating mga panagbenos, tawagin naman natin si Coach Edwin! Nalala ba kayo mag-ingay? I-acknowledge kung saan nagsimula ang aming pakikipaglaban. Dito po ang ating minamahal na tatay, Attorney Cristobal. Alam niyo po, Ilocano kami. Pero hindi kami pangal. Nagsimula ko yan, ha? Hindi rin po kami nabutol. Nasa kamay na kami nabutol. Buti na sa inyo. Hindi ko lang siya muna na yung pinagdadaanan natin ngayon dahil sa Nasa go swimming pa ka. Magbigay ka tayo sa buto-buto na. Kasi tunay na. Ano ba kaya tumayon sa tunay ni Juan? Maraming salamat, Pastor, dahil sa opportunity na ito. Dahil sa mga panahon na yon, nag-aakrata na po ang mga buntot ng mga karaminan. Si Pastor po ay hindi nabahagang buntot. Maraming salamat po. Muli po, hindi ko na pagtatagalin, susunod na po ang pinakamahaba. Ito po ang mahala. Maraming salamat po. Sorry po. Paano sa po at pinipinas natin tayo. Maraming salamat po. Sorry po. Paano yung pinakamahabot na nakalaan na lang. Oo. Ang sila! Ang pangyayari talaga sa July. May papalit pa? Meron? Sino meron?
pangalan ko. Okay, bago yung susunod na ipapakilala natin, kilalaan ko rin natin ang OFW Movement for Change International. At dito sila, ang kasama ng leader na si Ma'am Aldea. Pagkakas na lang sa iyong video.
Salamat po sa lahat ng OFW. Alam niyo po, naging mga OFW din po ang napakahirap na pabing sa OFW dahil naging mga OFW din po sa Qatar. At alam niyo naman, ang tingin ng mga gugalaan sa atin ay parang medyo mababa ng konti. Hindi natin sa atong konti, pero sa Middle East po kasi, ganun, lahat ng trabaho ginawa ko po doon sa Middle East. Ako po yung musikero, pero yung ginawa ko ng technician, kung ano yung iba. Kaya alam ko yung hirap ng isang OFW. At alam nyo, isang tao lang, isang presidente lang ang nagmahal sa OFW. Ay magpapalo at pananaw sa buhay.
So pagkakalaman po, ako po si Brother Mike. Maraming maraming salamat ano po. Pagkakalaman po. Ay, 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 ay